Good morning, guys! Welcome back to my vlog. And today is Thursday. Papasok na si Kuya kasi gumaling na yung eyes niya. Ang tagal niyang hindi pumasok siya. Ayan. Oo, papasok na siya. And here is Ellie. Gising na din siya. Balita kami kasi kahapon nag-pregnancy test ako and it was positive. Kaya pala nagtataka ako kasi yung ilong ko parang lumalaki and then ang dami ulit nagbabago sa katawan ko and nakakaramdam na naman ako ng parang nagmamanhit yung hips ko. And ang una ko talagang napansin is yung milk supply ko kay Alicia is kumukonti siya. So ay akala ko talaga hindi ako mabubuntis nga kasi nga full breastfeed ako sa kanya and hindi ako nagmix ng kahit anong formula. So ngayon is lagi siyang parang nagagalit kasi not enough na siguro yung milk ko para mainom niya. So ngayon ay subukan ko maghanap ng formula milk. And maliit na can mo na yung bibilhin ko kasi if ever hindi niya magustuhan, at least hindi masasayang. So tuturuan ko na naman siya paano magdede sa bottle kasi hindi siya marunong talaga magdede sa bote. So, paghatid ko ngayon ni Ethan, magsasakyan na lang kami. Dediretso ako sa store, kami ni Ellie. And subukan namin maghanap doon. Kung wala doon, siguro pupunta ako ng ibang town later. And mamaya, mga 8 din is, I'm going to call the office sa clinic. And magpa-appointment ako ng check-up para ma-check-up kaagad ako. And then, magpa-laboratory to confirm kung buntis ba talaga ako. And yeah, let's see kung anong magiging reaction ni Doc pag nakita niya ako na buntis ulit. And okay lang, at least it's a blessing, diba? So, and gusto din naman kasi namin ni Kevin talaga na baby kaagad. But hindi namin talaga in-expect na soon kaagad. Pero okay lang kasi at least kasing magkasing laki lang sila ni Alicia. Hi guys! Nakatawag na ako sa clinic ng OB ko. And then, ayun ang sabi niya is, ang earliest na lang na schedule ng doctor ko is July na, but then sabi niya is mag-blood work na lang ako. So in-email na niya sa akin ngayon, so pupunta ako ng laboratory to confirm kung pregnant ba talaga ako, and then if makausap na niya yung doctor ko kasi wala, nagbakasyon yata. If makausap na niya daw, she gonna call me, and then kailan yung magiging schedule ko for check-up. So, ngayon is pupunta kami sa clinic ni Ellie. Nagdala lang ako ng maliit na food sa kanya. And then, dadaan kami ng store. Kasi, titingin din ako ng, titingin ako ng gatas, formula milk, kung meron sila dyan. Kung wala, siguro pupunta ako sa other town. And maulan ngayon, so, kailangan ako mag-jacket. Ethan, wear your jacket na. Come on. So, si Ethan, i-drop off ko muna sa school. And, diretso na kami sa laboratory. Kasi 8:30 yung open dun. So, sakto. Ako yung mauuna. Mabilis lang naman yun kasi dugo lang. And then, dadaan kami ng co-op and then, uuwi kami. Here's my baby. Hi. Let's go. And nandito na kami sa car.
So, akala ko din talaga is walang laboratory dito. Buti sinerch ko kasi ayokong pumunta ng city. Kasi ang sama ng panahon ngayon. Tignan mo, hanggang Saturday pa yung ulan. So, drop off muna natin si Ethan and then let's go to the laboratory. Si Ethan, pupunta na siya sa school. So, aalis na ako. So, hi guys. Andito na kami. Hindi ko alam kung saan to banda. Ito ba yung laboratory? Ayan, hindi ko alam kung yan yung laboratory. Susubukan kong pumasok. Sabi ang entrance is nasa likod. So, susubukan kong pumasok. Tignan natin kung yan ba yung ano, laboratory. So, andyan guys. Ilipat ko yung car park para ano, malapit na lang kami. Dito na kami sa loob ng clinic and walang tao. Meron lang isa kanina. Si Ellie ay pinakain ko para may snack. Banana. Hi, Baba. You like it? So, ganito ang clinic dito, guys. Laboratory nila. Tawag nila is Dynacare. Yung sa city is mas malaki ang laboratory. Nandito kasi kami sa may maliit na town. So, maliit lang din siya. But maganda kasi online na kasi lahat dito. So, pag magpa-laboratory ako, automatic nila yun isi-send sa clinic kung saan yung ubigay niko. And then automatic na dun sa doktor ko. Hindi ko makikita yung test result. Only ang doktor lang dito. Hindi gaya dyan sa Pilipinas na pwede mong makita yung result. Dito is hindi siya pwede. Pero kung gusto mong makita, pwede yata mag-request, but I'm not sure. So, yeah. Hi guys! Natapos na yung blood work. Hindi na ako nakapag-video sa loob kasi nag-checkahan kami. Pilipino yung nagkuha ng dugo ko. Natuwa ako. Kasi maganda pag makakita ka ng Pilipino dito. So, yeah. Pupunta na kami sa co-op. Co-op is, yun yung grocery store namin dito. Maliit siya na grocery store. Sana may makita akong gatas. Kasi para makainom na ng milk yung baby ko. And then, after dito, titingin na din ako kung meron akong prenatal na gamot mabibili doon. Mibili na lang din ako kasi kailangan ko na ng vitamins talaga. So, let's go! So, andito na kami. Kailangan ko lang kunin yung car seat para ano, hindi ako mahihirapan ni Alicia. Mag-car seat na lang siya. Ayan na siya, guys! Papasok na kami sa loob. Ayan, maliit lang talaga siya na tindahan. Yung gamot nila, guys, pero ayaw ko nito eh. Siguro pupunta na lang kami ni Kevin ng ano, ibang town later. So, milk na lang ni Ellie ang hahanapin ko. Kasi ayaw ko noon, hindi yun yung vitamins ko nung nagbuntis ako ni Alicia. Kailangan ko maghanap sa ibang store or pupunta ko sa Rexall. Rexall na lang mamaya. Ilipat na lang ako ng store. May isang drugstore dito na medyo maganda-ganda siya. So, yeah, doon na lang ako. Baka nandun din yung ano, vitamins ko. And yung milk ni Alicia. Dito na kami guys, ito yung drugstore, para siyang Shoppers, maliit lang siya na drugstore and yeah, para siyang Watson's kung sa Philippines. Let's go. So ayan guys, meron silang milk, but I don't know kung ano yung pang, ano, tignan natin, Enfamil A Plus or Similac. Enfamil na lang. Ito na lang no guys no. Ito na lang guys si Milak. Kasi sabi ni Daddy maganda daw to. Ito siya guys. Meron yung solo lang sana pero wala
wala sila ngayon eh, out of stock. So ito na lang muna ang bibilhin ko, and then ito. Oh, ito na guys. Ito yung milk na nabili ko. Ito, vitamins. Itong vitamins na to is nandyan na siya lahat. So, walang ibang binibigay yung doctor is ganito lang talaga. Hindi gaya dyan sa Philippines na marami binibigay. So, let's go home! Hi guys, nasa bahay na kami. Si Ellie is nakatulog siya. And kailangan ko ilabas na yung mga baby bottle niya kasi doon na siya magdedede. Papractice ko na siya kasi nalimutan na niya kung paano magdede sa bote. Sana guys, successful yung paglipat sa kanya. Naawa ako, pero kailangan kasi wala na talaga akong milk supply. So, ay. Ogo naman. Ogo-ogo nag-ano. Na, hindi nagdede ni mami. Alam nyo guys, bawi-bawi din talaga eh, no? Kasi matagal akong hindi nasundan si Ethan eh. Matagal siyang hindi namin nasundan. So siguro binabi na. Ay, kailangan sundan. Yeah. And guys, so nagdede siya sa big, binili ni mami na milk. Ay, ay! Yeah. Almost finished na. Good job naman yan. Kasi wala na talagang milk si mami. Akala ko mahirap siyang i-ano, practice sa bote, pero natuto naman siya kaagad. Kain guys, kumain na muna ako kasi di pa ako nag-breakfast. Ay, ang hirap pala ng adjustment pag si Ellie is nilipat ko siya sa formula na kanina habang nagdedede siya. Na tumulo na lang yung luha ko na ano ba, kulang na naman ako sa pangalawa ko kasi kay Ethan isang taon mahigit ako nag-breastfeed. Sa kanya is 6 months lang. Gustuhin ko pero wala eh, kailangan eh. Nagigilty na naman ang nanay. Guys, nandito kami ngayon sa hospital kasi dinala ko si Ellie sa hospital, sa emergency room kasi nagka-allergic reaction siya sa gatas. Namumula yung tiyan niya, lahat, kilikili niya, leeg. And kinabahan lang ako kasi baka aabot sa punto na hindi na siya makahinga. Kaya tinakbo ko siya dito, tapos sabi nung nurse, wala silang doctor talaga dito. So I need to go to the city siguro or sa ibang town. Tatawag muna ako kung sino yung may mga walk-in clinic na may doctor. Ay, nako. Ayan, andito pa kami sa ano, sa hospital. And sana may mahanap ako ng walk-in na clinic para makatakbo ka agad ako. Pero hihintayin ko muna si Ethan na maka-out para masundo ko muna siya bago kami pumunta ng city. Hi guys! So, nandito na ako sa bahay ngayon and si Ellie is tulog. Kakain lang ako ng lunch ko and then pagkatapos dito ay susunduin ko na si Ethan kasi magti 3:30 na. 3:30 ko siya sinusundo kasi yun yung time ng out nila sa school. And kanina pala is pumunta kami sa Selkirk kasi doon yung may pinakamalapit na walk-in doctor. Kasi hindi ko siya pwedeng painumin ng formula unless na meron akong advice sa doctor talaga. So, meron siyang pedia pero ang pedia niya kasi is every weekend lang. So, hindi ko siya madala sa pedia niya. But siguro sa next na checkup niya, sasabihin ko sa kanya para alam namin kung ipapa-check up ko ba sa
doctor ng mga allergy or ano. But ngayon is ililipat ko siya sa Enfamil. Ito kanina morning is nakabili ako ng Similac. But ngayon ililipat ko siya sa Enfamil kasi ito yung advice ng doctor. Pero sabi niya is bibigyan ko lang si Ellie ng 20 ml every after 2 hours. So oobserbaran ko siya kung magre-react pa siya dito. Kasi hindi din niya masabi kung saan siya, saan si Ellie allergy, kasi nga maraming ingredients sa mga bata. So hindi din niya masabi. So ang sabi niya is magta-try-try lang kung ano yung gatas na mahihiyang sa kanya. Sana maging mahiyang siya dito. Kasi wala akong mabili na mas maliit pa nito. Kaya hindi ko alam kung, ay, sana talaga. Ito lang yung kakainin ko, guys. Nag-wrap lang ako. Ito kasi yung tanghali namin kahapon. So, ubusin ko lang siya. Sundo ko na si Ethan. We're going home. Also, I made something for you really awesome. Oh, what is that? It's a secret. I will tell you. Okay. Ito na kami sa bahay, guys. And mamaya magluluto na ako ng dinner. And then si Daddy ay uuwi na din yun mamaya. And pinainom ko na si Ellie nung gatas ng Enfamil. And inoobserbahan ko siya ngayon if ever na may mamamantal siya or what. Sana hindi naman. Sana maghihiyang na siya. Para mag-Enfamil na lang siya. Ayan si Kuya. Maliligo na siya later. So that's all for today's video, guys. So I'm gonna see you for my next vlog. Don't forget to subscribe and click the bell button. Yeah, and support our small channel. Thank you. Bye-bye.